Case number 10 tayo para sa subpoena duces tecum. Di naman mahirap hawakan ang subpoena eh. Ipinagpapalagay lang kasi ng mga revenue officer. Ito na yon. Pag nasa subpoena ka, kailangan kang tumakbo. Yan. Ibig sabihin, bilisan mo yung action mo. Ipinagpapalagay kasi ng maraming revenue officer ang mga taxpayer takot na takot sa subpoena duces tecum. Huwag kayong matakot. Subpoena duces tecum. Alamin nyo muna, i-google nyo, ano ba ibig sabihin ng subpoena? Ibig sabihin lang ng subpoena, utos. Utos. Subpoena, utos. Para lang inutusan kayo ng nanay nyo tsaka tatay nyo. Diba? Mga otoridad dyan sa inyong bahay. Pag inutusan kayo, edi sagutin lang ninyo, huwag kayong bastos. Okay? So, ito na ho yung ating topic, subpoena. So, dun sa mga walang diagnostic matrix, nagbibigay ho tayo ng libreng PDF niyan para mag-guide ho kayo kung anong gagawin nyo. So, ang una natin gagawin, eh, tanggapin yung subpoena, isulat nyo dyan kung kailan nyo natanggap. So, mismo dun sa subpoena, nakasulat, sino yung tumanggap, anong oras tinanggap, at saan tinanggap. Very important yun. Tawag nyo kalimutang i-click yung heart para mag-spread tayo ng love sa internet. Ano? Now, ang susunod nating topic dito is yung pag-acknowledge nung subpoena. Na-discuss na ho natin yan. Kung di nyo pa nakikita yung case 1 hanggang case 9, pakipuntahan nyo. Case 10 na ho tayo ngayon. Ang pag-acknowledge ho ng ating subpoena, 2, ano ba yung number 3? Next topic is certification ng subpoena at saka evidence transfer receipt. Okay, yun yung pinagagawa sa atin. So ngayon, ang topic natin is notice for authorizing representative. Ayan. Wag na wag ho ninyong kakalimutan na mag-authorize. Importante ho at very significant sa isang business. Hindi naman lahat, isa rin akong may-ari ng negosyo. Hindi naman all the time nasa negosyo ka, di ba? Minsan aalis ka, punta ka sa abroad, punta ka sa ibang lugar ng Pilipinas, mag-hiking ka, magka-camping ka. Importante yan sa buhay. Kasama mo, pamilya mo. So, importante din sa buhay, pag umalis ka, mag-authorize ka ng tao. Nire-require ng batas yan. So, meron ho tayong mga template para dyan, pwede nyo hong bilin. Hindi ko lang ho naisulat dito. Ano ba yung nakasulat dito? Ah, meron pala, ito. Meron tayong available na template dyan. Meron tayong special power of attorney. 5,000 pesos lang po. Ang objective po kasi is itama natin yung ating authorization sa ginagawa ng BIR. Ang purpose kasi niyan, para maintindihan, karamihan ng mga official ng BIR, hindi naman mga lawyers yan. So, wag tayong maging legalist. Maganda yung legalist kung sa lawyer mo ibibigay yan o sa korte. Pero pagdating sa administrative level o executive branch ng gobyerno, mag-stick ho tayo dun sa naiintindihan ng taong babasa. Okay. So, meron ho tayong template para ho mag-authorize kayo ng representative. Ayan na po. Pwede rin ho kayong gumawa ng sarili nyo, hindi kayo pinagbabawalan ng batas. Ayan. So, ano gagawin, sir? Pag nakagawa ka na, na-notarize mo, gumawa ka ng covering letter, ipareceive mo sa mga appropriate BIR officials, mailagay sa docket mo para alam nila kung sino kakausapin nila, sino decision maker mo, sino taga-receive mo, sino taga-file mo, mga ganong simpleng bagay para hindi nawawala yung mga communications at alam mo na rin sa BIR na hindi ka makakasagot dahil wala ka sa Pilipinas o wala ka sa Metro Manila. Mga ganun ba? So, importante po
sa inyo yung notice for authorizing representative. So dalawang klase ho yan, isa ho yung pang-individual at meron din ho tayong ginawa para sa non-individual. Pag sinabi nating non-individual, yan po yung korporasyon, partnership, yan, joint venture, cooperative. So sa mga presidente ng kumpanya, mag-join na ho kayo at magpadala ho kayo sa akin ng inyong letter of intent para maging partner ho tayo sa business. Ayan. So yung mga templates ko makukuha ho ninyo sa murang halaga na kasi partner ko kayo . So ang aking franchise fee ho is 50,000. Padala nyo na ho yung letter of intent ninyo at ang potential income ninyo is 40,000 per client. So ang objective ho natin, mapababa ho natin yung cost of doing business with the BIR at the same time maging self-reliant at independent po ang mga taxpayer. Hindi na ho sila magbabayad ng lawyers, CPAs o bookkeepers. Pwede na nilang gawin yun because that is your right . So ayoko namang matanggalan ng hanap buhay ang CPAs, lawyers, bookkeepers. Pagandahin nyo ho yung trabaho nyo. Pwede ho tayong maging partner, maging franchise ko kayo, yung aking sistema, gamitin po ninyo. So again, hindi ho tayo mag-uusap unless magpa-file ho kayo ng letter of intent sa akin. May mga assign na tao ho ako para gawin yan at i-guide ho kayo. So with that mga ka-taxpayer kumahala, wag na wag na ho ninyong kakalimutan na panoorin ho yung aking mga videos. May mga bago ho tayong video sa Tax Specialist sa YouTube at saka sa ka-taxpayer Facebook. Click nyo ho yung heart button para mag-spread tayo ng love sa internet. So with that, peace and happiness be with you for life. See you later.